13 sinyales sa kaliskis ng manok. Number 1, espada y daga. Ibig sabihin ay itak at punyal. Anyo ng dalawang klaseng kaliskis ang espada y daga matatagpuan sa magkabilang paa ng manok na yano lamang. Isang buong kaliskis na makikita sa tapat ng tahid ng kanang paa na sumasagisag sa espada samantalang sa kaliwang paa ng manok na tila punyal ang katulad. Magaling sa panalo ang manok na ito kung may partida gaya halimbawa ng dalawang tari ang kakabit sa labanan. Number 2, hara-hara. Karamihan sa tandang ay may apat na pantig sa pagtilao na ganito. Tak-tarao. Pambihira at itinuturing na magandang sinyales sa panalo kapag nagkaroon ng manok na may limang pantig sa pagtilaok, matibay ang paniniwala, mananalo ang tandang ganito ang tilaok. Number 3, silangin. Silangin ang taguri sa taong nakakakita ng mga nilikha sa ikatlong daigdig. May silangin din sa buhay ng mga manok kapag may sinipat ng mabuti ang mata ng manok. Makikita o masisilip ang anumang bagay na nasa bilang bahagi. Lampasan ang paningin mo. Lagusan paniniwalaan ng sinaunang sabungero na walang talo ang sinyales na ito. Number 4, tulyahan. Mistulang natutuyo ang mga kaliskis na manok sa sinyales na ito. Pangit sa paningin, mabilis kumilos at mahusay sa paluan ang manok na may ganitong sinyales. Magaling umipit ng kaaway kapag nasa gilid ng barandilya ang kalaban. Walang ganang makipagsalpukan ang manok na tulyahan kapag taib o mataas ang dagat. Number 5, tabig parada. Pagkakaroon ng manok mahabang panloob na daliri sa kaliwat kanang paa,
pangkaraniwan sa manok ang pagkakaroon ng mahabang panlabas na daliri. May mga manok din naman na pantay ang panloob at panlabas na daliri. Pangkaraniwan lamang ito at hindi tunay na kabig parada. Mahirap talunin sa parehas na laban. Itinuturo o inihahatid ng sinyales na ito ang patutunguhan ng kanyang kalaban, hukay, kaldero, kawali o pulutan. Sa madaling salita, pagkatalo at kamatayan lamang. Number 6. Buol sa kamao. Matibay sa basaan, pilit niyang ipapanalo ang laban. May mga pagkakataong mangangayaw pa ang kalaban sa sandaling makakatitigan sila sa rueda. Likas sa sinyales na ito ang pagkakaroon ng pambihirang tapang at matalinong diskarte sa salpukan. Number 7. Krusan. Kahit ang sandatang pamatay o armas ng panlaban ng isang manok, mahirap magapi ang manok na krusan. Kapag ang sinyales na krusan ay hindi nakatapat sa tahid, wala itong silbi sa panalo. Kapag nakatapat naman kahit nasa bingit ng kamatayan ang manok, ay nananalo pa ito at maaaring tumakbo o umayaw sa laban ang kaaway. Number 8. Pangil aso. Pinapatay sa unang palo lahat ng makalaban, parang nalawayan ng makamandag na pangil. Mabilis tumama sa katawan ng kalaban ang bawat hataw. Bihira ang manok may ganitong sinyalis. Number 9. Panaugan. Likas na magaling pumalo ang mga manok na may ganitong bertod, ngunit duwag sa labanan. Nayuyukuan ang kalaban kahit nasaan yung mamamatay na. Kahit nakakalamang sa laban, ay mamayani sa sarili ang umayaw at tumatalikod sa kaaway, kinatatakutan at inaawayan na matatanda ang panaugan.
Magandang pangit ang sinyales na ito. Maganda kung ang manok na panaugan ay nag-iisa o solong alaga ng isang sabongero. Number 10, yano. Ordinaryo o simpleng kaliskis na hindi makikitaan ng paniningit, sudya, putok, likos o anumang bertod. Pero ang yano ay siyang pumapatay at dumadaig sa isang ganador o multi-winner ng mga panlaban. Delikadong magkasagupa ang yano kapag unang laban o bumabasal pa lamang dahil sa pagkakataong ito gumigiyagis ang kaway ng pamimiyapis. Number 11, tahid o lupong. Iba yung swerte ang hatid nito. Sinasabing ulupong o ahas, ya tagpadala ng biyaya at talino. Parang ahas, handa nitong lingkisin hanggang mamamatay ang kaaway sa pamagitan ng mariin at malalakas na hataw. Ngunit ang ahas ay may kinatatakutan din. Huwag itong ilaban kontra sa manok na may puti ang balahibo gaya ng lasak, bangkas at sinibalang. Number 12, batong gapang. Isa itong matigas na umbok na lumilitaw kung minsan sa tapat ng tahid at karaniwang nasa itaas o ibabang bahagi ng tahid, maging kaliwa o kanang paa. Magaling lamang ang sinyales na ito kung yano lamang ang kaliskis na taglay. Mabagal at pagulong-gulong lamang sa bitaw ang ganitong manok. Pero kapag nabakalan na o natarian na ang ganitong manok ay parang ipo-ipo ang bilis itag at pagpatay ang gagawin nito bawat makalaban. Number 13, tukod langit. Ipinahihiwatig sa sinyales na ito ang pagiging superior nito sa kalaban. Hindi ito nagpapadaig kahit sa ang laban sa ere at lupa. May pagkakataong sa labanang dikdikan o maaktibong siyapulan, walang puknat na paluan at magdugong ratratan, magugulat ka na bilang matitimbuang
ang katunggali at tatayong panalo sa kalaban ang may sinyales na tukod langit.